Ang pelikula ay nagbukas sa hindi mataong disyerto sa Utah, kung saan nakita natin ang isang maruming bata na gumagala at kumakain ng pinutol na daliri ng tao. Di nagtagal, nakilala natin ang ating bida, si Wyndham, na nagmamaneho sa parehong lugar. Isa siyang profesional na photographer na pumunta rito para kunan ng eclipse. Nagsumikap siyang umakyat sa mga bato at kalaunan ay nakahanap ng perpektong lugar para i-set up ang kanyang camera. Hindi nagtagal, nagsimula ang eclipse at nakakuha si Wyndham ng ilang mga nakamamanghang larawan. Pagkatapos ay nagpasya siyang umalis at tumungo sa kanyang nakaparadang sasakyan sa gilid ng kalsada. Ngunit maya-maya lang, napansin niya ang isang bata na umiiyak mag-isa sa di kalayuan. Nagtanong si Wyndham kung ano ang nangyari, kung saan ipinahayag ng bata na nahiwalay siya sa kanyang mga magulang at nawala. Nakaramdam ng pag-aalala, pinapunta siya ni Wyndham sa kanyang sasakyan para hanapin nila ang kanyang mga magulang. Ngunit biglang tumayo ang bata at naglakad sa kabilang direksyon na nagsasabing nandoon ang kanyang mga magulang. Nalilito si Wyndham, ngunit hindi niya maaaring hayaan mag-isa ang isang batang lalaki, kaya walang muwang niyang sinundan siya. Matapos maglakad ng ilang sandali, napagtanto niyang malapit ng magdilim at sinabihan ng bata na bumalik. Ngunit kakaiba, sinimulan siyang insultuhin ng bata at pagkatapos ay tumakas. Ito ay naglagay kay Wyndham sa matinding sitwasyon dahil dumidilim na at malayo na siya sa kanyang sasakyan. Sinubukan niyang hanapin ang daan pabalik sa pangunahing kalsada ngunit kalaunan ay naligaw siya. Sinubukan pa niyang tawagan ng isang tao ngunit walang signal sa disyerto. Maya-maya, nagulat si Wyndham nang marinig niya ang isang babaeng kumakanta sa di kalayuan. Sinundan niya ang tunog at hindi nagtagal ay nakakita siya ng bahay sa ilalim ng bangin. Napansin din niya ang retractable na hagdan patungo sa bahay at maingat siyang bumaba. Pagdating niya, kumatok siya sa pintuan ng bahay at sinagot ito ng babaeng nagngangalang Alina. Ipinaliwanag ni Wyndham ang kanyang sitwasyon ngunit hindi nagulat ang babae sa kanyang presensya. Inimbitahan siya nito sa loob at inalok ng pagkain nang walang gaanong sinasabi. Pagkatapos ay tinanong niya kung paano makakaalis dito, ngunit hindi tumugon si Alina. Dahil dito, nadismaya si Wyndham at sinubukan niyang umalis, ngunit iginiit nito na madilim na at hiniling sa kanya na manatili. Nang walang ibang pagpipilian, pumayag siya at humiga sa kalapit na kama. Maya-maya ay napansin ni Wyndham si Alina na naghuhubad at naglilinis ng sarili sa kabilang kwarto. Ito ay kakaiba sa kanya, ngunit hindi niya ito pinag-isipan at pumikit na lamang. Kinaumagahan, nag-iwan si Wyndham ng pera para kay Alina at umalis. Gayunpaman, nagulat siya nang makitang ang bahay ay napapalibutan ng mga bangin, isang bagay na hindi niya napansin noong nakaraang gabi. Ang mas nakakagulat ay ang katotohanan na ang ibabang bahagi ng hagdan mula kagabi ay nawala. Nang magising si Alina, tinanong niya kung saan napunta ang hagdan. Siya ay hindi nababahalang tumugon na kung minsan ay kinukuha ito ng mga taga roon para gamitin at maaaring ibalik ito mamaya o kinabukasan. Pagkatapos ay nagtanong si Wyndham tungkol sa iba pang daan palabas, ngunit ipinaalam sa kanya ni Alina na wala. Ikinadismaya ito ng ating bida at napilitan siyang manatili doon ng isa pang araw. Ginugol niya ang karamihan ng kanyang oras sa pagkuha ng larawan sa tanawin. Sinubukan din niyang umakyat sa bangin, ngunit dahil sa init, hindi niya ito magawa. Sa hapon, nag-alok si Alina na linisin ang kanyang mga damit dahil madumi na ang mga ito. Nang tumanggi siya, tinanong ni Alina kung ano ang iisipin ng kanyang asawa kapag nakita niya ito sa ganitong kalagayan. Ang pahayag ay ipinagtaka ni Wyndham at agad niyang nilinaw na hindi siya kasal. Kinabukasan, naghanap siya sa bahay ni Alina ng anumang makakatulong sa kanya sa pag-akyat. Sa kalaunan ay nakahanap siya ng piko at sinubukang gamitin ito para umakyat sa mga bato. Ngunit ilang sandali pa, biglang ibinato sa kanya ng ilang bata ang putol na ulo ng hayop. Dahil dito ay nawalan siya ng balanse at agad siyang bumagsak sa lupa, nawalan ng malay. Nang magising si Wyndham, nalaman niyang gabi na. Siya ay nasa matinding sakit at napagtanto na hindi niya sinasadyang tumama ang piko sa kanyang binti. Nagsimulang sumigaw si Wyndham para humingi ng tulong at sa wakas ay nakuha nito ang atensyon ni Alina. Nagmamadali siyang lumapit sa kanya at maingat na tinanggal ang piko habang umiiyak siya sa matinding paghihirap. Ilang sandali pa, muling nahimatay si Wyndham at dinala siya ni Alina pabalik sa cabin upang gamutin ang kanyang mga sugat. Pagkalipas ng dalawang araw, medyo bumuti na ang pakiramdam niya at muling sinubukang umalis doon. Tumingala siya sa tuktok ng bangin at sumigaw para humingi ng tulong, ngunit walang tumulong sa kanya. Galit na galit, kinaladkad ni Wyndham si Alina palabas at hiniling na malaman kung ano ang nangyayari.
Hindi siya sumagot sa tanong nito ngunit tiniyak sa kanya na maaalagaan siya nito at mapapakain. Gayunpaman, galit na sinabi ni Wyndham sa kanya na gusto lang niyang bumalik sa normal na buhay. Sinabi niya na mayroon siyang buhay sa labas ng mundong ito at may mga taong umaasa sa kanya. Sinubukan ni Alina na lumapit sa kanya, ngunit tumanggi si Wyndham at hiniling sa kanya na pabayaan siya. Di nagtagal, dumating sa taas ang isang batang lalaki na nagngangalang Corvus at ang kanyang kapatid na babae at tinawag si Wyndham. Inihayag ni Corvus na narinig niya ang sigaw kanina at nagtanong kung kailangan niya ng tulong. Gumaan ang loob ni Wyndham dahil dito at ipinaliwanag niya kung paano siya nakulong at kailangang makaalis. Bilang tugon, tiniyak sa kanya ni Corvus na mayroon siyang lubid at babalik siya sa lalong madaling panahon. Dahil dito, pumasa si Wyndham at buong pananabik niyang hinintay ang bata. Hindi nagtagal ay bumalik si Corvus at itinapon ang lubid, inutusan si Wyndham na itali ang sarili dito. Ang huli ay walang muwang na sumunod, at pagkatapos nito, si Corvus at ang ilang iba pang mga lalaki ay nagsimulang hilahin siya pataas. Gayunpaman, bigla silang uminto sa kalagitnaan at sinimulang kutsain si Wyndham, na ngayon ay nakabitin sa hangin. Pinahirapan nila siya sa pamamagitan ng pag-indayog sa lubid ng pabalik-balik at ang isa sa kanila ay humihi pa sa kanyang mukha. Bilang resulta, tumama si Wyndham sa isang bato at nawala ng malay. Sinubukan nilang bigyan siya ng karagdagang pinsala ngunit biglang lumitaw si Alina at pinagalitan ang mga lalaki sa kanilang sariling wika. Nagudyok ito sa kanila na mabilis na tumakbo palayo doon. Kinagabihan, nagising si Wyndham at natagpuan ang sarili sa kama ni Alina. Bumangon siya at sinubukang umalis muli, ngunit masyado siyang mahina at hindi nagtagal ay bumagsak sa lupa. Habang umiiyak siya sa pagkabigo, pinayuhan siya ni Alina na tanggapin ang kanyang kapalaran at umangkop sa bagong buhay na ito. Pagkatapos ay nagtanong si Wyndham tungkol sa mga teenager na lalaki at kung bakit napakasalbahe nila sa kanya. Bilang tugon, sinabi ni Alina na sila ay mga ligaw na bata lamang na pinagbuklod ng disyerto. Sinabi niya sa kanya na huwag itong seryosohin dahil sila ay mga mangmang at walang magawa. Ang eksena pagkatapos ay pinutol sa ilang linggong nakalipas kung saan tinanggap ni Wyndham ang kanyang kapalaran at mapayapang nanirahan sa disyerto. Inaalagaan din siya ni Alina at naanting siya sa mga pagsisikap nito. Isang araw, dinalhan siya ng isang binatilyo ng pakete na naglalaman ng pagkain at iba pang pangangailangan. Ikinagulat ito ni Wyndham at nagtaka siya kung saan nanggaling ang mga ito. Gayunpaman, naniniwala si Alina na mas mabuting huwag nang magtanong at i-enjoy na lang ang ibinigay. Nang marinig niya ito, naisip niyang biktima rin siya tulad niya at napilitang manatili rito. Nang gabing iyon, ang lasing na Wyndham ay nakarinig ng kaguluhan sa labas kaya nagpunta siya upang mag-imbestiga dala ang martilyo. Hindi nagtagal ay nakita niya si Corvus na nakadamit bilang isang babae. Pagkaraan ng ilang sandali na panunukso sa lalaki, hinawakan ni Corvus ang kanyang martilyo, dinilaan ang kanyang mukha, at tumakas. Ito ay labis na ikinagalit ni Wyndham kaya bumalik siya sa bahay at sinimulang sigawan si Alina. Sinisi niya siya sa pagpayag sa mga baliw na bata na kontrolin ang kanilang buhay. Gayunpaman, hindi tumugon si Alina gaya ng dati at nagmungkahi na dapat siyang matulog. Pagkatapos ay pumunta siya sa kanyang kama at nagsimulang maglinis ng sarili habang nakahubad. Nang makita ito, ang lasing na si Wyndham ay dinaig ng kanyang pagnanasa at nakipag-intimate sa kanya. Makalipas ang ilang araw, habang abala si Wyndham sa hardin, tinawag siya ng isang batang lalaki na nagngangalang Lepes mula sa itaas na nagtanong kung ano ang kanyang ginagawa. Sumagot si Wyndham na siya ay nagsasaka at sa kabila ng pamumuhay sa disyerto, napagtanto niya na ang hukay ay halos isang microcosm sa sarili nito. Nang magtanong ang batang lalaki tungkol sa microcosm, ipinahayag ni Wyndham na tumutukoy ito sa konsepto ng pagbuo ng maliit na buhay sa mas malaking lugar. Humanga si Lepes sa kanyang malalim na salita at nagpahayag ng pagnanais na pag-aralan din ang naturang paksa. Pumayag si Wyndham na turuan siya ngunit humingi ng tulong sa kanya bilang kapalit. Gayunpaman, tila kinakabahan ang bata at mabilis na umalis. Maya-maya sa bahay, napansin ni Wyndham ang vintage na litrato ng isang babae at tinanong si Alina kung sino ito. Inihayag niya na ito ang unang ina na dumating sa lugar na ito. Hindi maintindihan ni Wyndham, ngunit nagulat siya nang ipahayag ni Alina na siya ay buntis. Tiniyak din niya sa kanya na hindi niya kinakailangang alagaan sila kung ayaw niya. Gayunpaman, inakusahan siya ni Wyndham na nilinlang siya at ininsulto siya sa pagsasabing hindi niya gustong palakihin ang kanyang anak sa isang inbred psycho woman. Ang kanyang mga salita ay labis na nakasakit sa damdamin ni Alina at siya ay napaluha.
Kinaumagahan, nagjo-jogging si Wyndham nang bumalik si Lepez at kinausap siya. Humingi ng tulong si Wyndham na sinabing buntis ang babae rito at dapat silang lumabas. Hiniling niya kay Lepez na magdala ng lubid at binanggit na ito ang kanyang unang aralin sa physics. Mukhang interesado ang bata at mas kinumbinsi siya ni Wyndham sa pagsasabing kapag nakatakas na sila, lahat sila ay mabubuhay bilang isang pamilya. Pumayag si Lepez na tumulong ngunit iginiit na dapat niyang gawin ito habang natutulog ang iba. Sa kasamaang palad, narinig ng isa pang teenager na lalaki ang pag-uusap at inalis si Lepez mula roon. Nang maglaon sa bahay, tinanong ni Alina si Wyndham tungkol sa sinabi niya sa bata. Ibinunyag niya na si Lepez ay mabait at matalino, hindi katulad ng ibang mga baliw. Gayunpaman, nang banggitin niya kung paano nangako si Lepez na tutulong sa pagtakas, nagalit si Alina. Ibinahagi rin ni Wyndham na kapag nakaalis siya, maglalakbay siya, magkakaroon ng kalayaan, at kakain ng cheeseburger. Nakapagtataka, hindi alam ni Alina kung ano ang cheeseburger dahil hindi pa siya nakakalabas. Pagkatapos nilang makatulog, nakita natin ang mga binatilyong lalaki na nakasuot ng kakaiba at nagsasagawa ng ritual sa gilid ng bangin. Nang magising sina Wyndham at Alina kinaumagahan, kinilabutan sila nang makita si Lepez na nakatali sa lubid sa itaas ng bangin. Siya ay patay na, at nakita natin na ang kanyang likod ay napunit. Si Alina ay sumigaw sa takot at sinabing hindi ito ginagawa ng magkakapatid sa isa't isa. Inakusahan din niya si Wyndham na pinahintulutan ang kanyang anak na mapatay at nagalit. Bago niya maintindihan ang sinasabi nito, inatake siya ni Alina at kalaunan ay pinatumba siya gamit ang piraso ng kahoy. Ang eksena pagkatapos ay pinutol sa ilang buwang nakalipas, kung saan nakita natin si Wyndham na nakakulong sa hawla na parang isang hayop. Binigyan siya ni Alina, na ngayon ay malapit ng manganak, ng tubig at pagkain para lang mabuhay siya ngunit hindi gaanong nagsasalita. Isang hapon, napansin ni Wyndham ang isang babaeng hiker sa tuktok ng bangin at kinuha ang kanyang atensyon. Humingi siya ng tulong sa kanya at pinagmamadali siyang tumawag kaagad ng pulis. Sinabi niya sa kanya na maghintay habang siya ay tumatawag, na nagbigay kay Wyndham ng kaunting pag-asa. Gayunpaman, hindi nagtagal, nakita niya si Corvus na hinuli ang babae at brutal na pinatay ito. Sinimulan ni Wyndham na hampasin ang kulungan sa pagkadismaya, na pagtantong hindi siya makakatakas sa impyernong ito. Nang gabing iyon, isang maliit na bata ang lumapit kay Wyndham sa kulungan at inabutan siya ng prutas. Tinanggap niya ito at nagsimulang kumain, na naging dahilan ng pagkalito niya. Di nagtagal, napansin niya si Alina at ang mga teenager na lalaki na nagsasagawa ng ritual ng kulto sa malayo. Napagtanto niya na ang mga batang ito ay mga anak ni Alina, na naging anak niya sa iba't ibang lalaki. Sa panahon ng ritual, si Alina ay nakatayo na may mga dahon sa kanyang mga mata habang ang mga lalaki ay sumasayaw sa paligid ng apoy. Makalipas ang mga araw, nang magsimulang pumasok ang taglamig, dinala ni Alina ang isang kumot para kay Wyndham sa kulungan. Sinamantala niya ang pagkakataong ito at nakiusap na palayain siya. Sinabi niya na ayaw na niyang bumalik sa dati niyang buhay at handa siyang palakihin ang lahat ng mga anak na ito kasama niya. Gayunpaman, nilinaw ni Alina na hindi talaga siya nagmamalasakit sa kanya. Ang kailangan lang niya sa kanya ay ang kanyang binhi, at dahil nabuo na ang bata, wala na siyang silbi sa kanya. Ibinunyag niya na ang tanging dahilan kung bakit niya pinananatili itong buhay ay naghihintay siya sa pagsilang ng kanilang anak. Kinaumagahan, nagsimulang magkaroon ng paghilab si Alina at nakaramdam ng matinding sakit. Agad niyang pinakawalan si Wyndham mula sa kanyang kulungan at humingi ng tulong sa kanya. Inamin niya na sobra siyang nahihirapan at hindi pa niya ito naranasan. Sa kabila ng lahat ng nangyari, nagmamalasakit si Wyndham sa kanyang anak at nagpas siyang tulungan si Alina. Ngunit ilang sandali pa, napansin niya ang mga binatilyo na naghagis ng hagdan sa bangin para sa kanyang pagtakas. Ito ay naglagay sa kanya sa mahirap na sitwasyon dahil si Alina ay nahihirapan at kailangan siya, ngunit ito rin ang tanging pagkakataon niya na makaalis. Sa huli, nagpa siya si Wyndham na iwanan si Alina sa kanyang kamatayan at tumungo sa hagdan. Ngunit hindi nagtagal ay napatigil siya nang marinig ang tunog ng bagong panganak na sanggol na umiiyak. Agad siyang tumalikod at niyakap ang kanyang anak sa tuwa. Pansamantalang nakalimutan ni Wyndham ang lahat ng paghihirap na dinanas niya at nagagalak sa pagiging ama. Pagkatapos nito, kinuha ni Alina ang bata at nangakong papakainin at aalagaan ang kanilang anak. Sinabi niya na isang araw ay matutupad ng bata ang kanyang layunin at magiging ina. Nagpasalamat siya kay Wyndham sa pagtupad sa kanyang tungkulin at sinabing tapos na ang kanyang bahagi. Siya ay nalilito, ngunit sa sandaling iyon, isa sa mga nakatatandang lalaki ang naglaslas sa kanyang lalamunan mula sa likuran at pinatay siya.
Sa huling eksena, inimpake ni Alina ang mga gamit ni Wyndham at inilagay ang mga ito sa baul. Pagkatapos ay nilapitan niya ang umiiyak niyang sanggol at sinubukang aliwin siya. Sa labas ng bahay, nakita natin ang bangkay ni Wyndham na nabubulok sa lupa. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood!